balik po tayo sa ating topic, mga kaibigan. So, ito po ang ating pangalawang topic, okay? This is part 2 of ng seryeng fake news ABS-CBN, okay? At Rappler. Okay, naninira. Sinisiraan nila lahat ng ano natin eh. Ng mga tao dito. Bata natin eh. So, sana ba? Okay. Start tayo dito, okay? Yesterday, mga kaibigan. Kahapon po ito, April 11. Oh, August 11. Ayan. Ang COA po ay nag-report ng malawakang violation sa PhilHealth. Financial violations at that. Okay? Ang sabi po ng COA representative, nag-liquidate ng 1 billion lamang ang PhilHealth. At meron silang 14.7 billion advance payment under its interim reimbursement mechanism. Okay. Ano po yung IRM or interim reimbursement mechanism? Essentially po, mga kaibigan, ito po ay cash advance. Okay? Cash advance po yan, mga kaibigan. Ibig sabihin po niyan, ang cash advance po, sila po, ang mga ospital po ay pag-aalatan na ng budget. Okay? Bago pa pumasok yung mga kaso. Ano po ang purpose nito? Para mabilis ang proseso ng healthcare. Yun po yan, mga kaibigan. Kaya po siya tinatawag na advance payment. Okay? Advance payment or interim reimbursement. Kumbaga, wala pa yung kaso pero nandiyan na yung budget. Okay. So, ito po ang sabi, no? So, ang sabi, si Franklin Drilon, dito gising na gising siya eh. Gising na gising siya dito, pero dun sa dati, sa mga regular na sessions, hindi siya gising. Matindi. Okay, kinwestiyon niya, no? Sabi, kinwestiyon niya si Clotilde Tuazon, COA Director 4. Ah, mataas na pala si ma'am. So, 14.7 billion of advance payment under IRM should be liquidated a long time ago since it was released on April 6. Okay, so ang sabi, but as it is, around 1 billion pa lang ang nali-liquidate. Okay, so nabanggit na natin yan kanina. Pero, ang interesting po dito mga kaibigan, ha, ito po yun. Ayan. During the hearing, okay, gusto ko mo mabasa nyo ito na mas malaki, kaya lalakihan ko po siya. Wait lang po. Ayan. Oh, ito pong sabi nila mga kaibigan. During the hearing, senators accused PhilHealth of playing favorites when it showed records revealing that Davao-based Southern Philippines Medical Center got the highest amount of IRM from PhilHealth with 326 million more than the UP Philippine General Hospital based in the National Capital Region, which recorded more than 75,000 COVID-19 patients. Mga kaibigan, anong gusto nilang palabasin? Simple lang, mga kaibigan. Simple lang. Papakita ko sa inyo ha. Ito muna yung pinakita ko sa inyo kahapon. Ito yung binigyan ng IRM. Ito yung top 10. Okay, na binigyan ng interim reimbursement mechanism. Number 1, ito. Ito yung kino-question nila. 326 million Davao City Southern Philippines Medical Center. Mas malaki daw ang naging budget dito na nakaalat kesa sa UP General Hospital. Not only that, meron pang pangatlong ospital sa Davao din. Oh, di ba? Not only that, meron pang ospital sa Cagayan de Oro, Mindanao din. So anong sinasabi ng mga dilawang Anong sinasabi nila? Mga kaibigan, kinuha ko to sa Rappler. Oh, sabi nila, sabi sa Rappler, favoritism? Question mark. Oh, parang siyang si ABS-CBN eh. Parang si ABS din ang birada nito ni Rappler. Alam mong ano eh, isa lang ang dugong nananalaytay sa kanila dalawa. Oh, favoritism, Senator Slam, inequitable PhilHealth advance payment scheme. Hindi raw patas ang pagbibigay ng budget. Okay. Puntahan, diretso na tayo doon. No? Diretso na tayo doon sa pinaka, ayan, dito sa ilalim, favoritism. Ayan.
So, sabi, the hospital that received the highest IRM payment in the country was the Southern Philippines Medical Center in Davao City with 326 million. This even if the Davao region's 1,568 confirmed COVID-19 cases as of August 10 were far fewer than Metro Manila's 75,399. The Philippine General Hospital in Manila, one of the first to handle COVID-19 cases, received the highest and the second highest payment of 263 million. Okay, so yan po ang sinasabi nila. Pero mga kaibigan, syempre, hindi lang ang propaganda kasi yan. Anong gusto nilang sabihin? Isa lang po ang gusto nilang sabihin, mga kaibigan. Isa lang ang gusto nilang sabihin. Ang gusto nilang sabihin, mga kaibigan, eh dahil taga Davao si PRRD, may special favor siyang binigay para sa mga ospital na nasa Davao, na nasa Mindanao. Oh. Inequitable agad. Mga kaibigan, ngayon lang nga napansin ang Mindanao. Diyos ko. Nagigil ako doon. Konti ah. Ngayon lang nga napansin ang Mindanao eh. So ngayon, si Senator Mig Zubiri, sabi niya, sees no link between Duterte 326 million IRM fund for Davao City Hospital. Baka may sumisip-sip lang daw. Mga kaibigan, ito pong sabi niya, I don't think the president had asked them to put the money in Davao. Those Davao City Hospitals, I don't think he'll do that. Baka mayroong nagsip-sip lang kay Pangulo, maybe that's one. Baka lang naman daw. Okay, Zubiri said the 326 million IRM fund that the SPMC received is justifiable, justifiable, because it shouldered a lot of COVID-19 testing and treatment in the region during the onset of the pandemic when the surrounding areas are not capable yet. Imagine niyo mga kaibigan, sa buong Mindanao, SPMC lang ang may kakayanan na mag-testing ng COVID-19. Buong Mindanao yun, mga kaibigan. Dito sa NCR, maraming capable na ospital dito. Maliban sa PGH, nung nag-uumpisa ang pandemya, nandyan ang RITM, nandyan ang Asian Hospital. Tapos galit na galit sila dahil mas malaki ang binudget sa Mindanao. Eh yung ospital lang na yan ang nagseservisyo nung mga panahon na yun. Mahiya nga kayo, Rappler. Pinupolitika nyo to? Pinupolitika nyo pa to? Si Villar, isa pa to eh. Ano mga kaibigan, tandaan natin to si Villar ha. Napaka walang kwenta talaga nito si Villar. Si Senator Villar. Diyos ko. Hindi ako nakagawa ng iced tea ko. Hindi ako nakagawa ng iced tea, mga kaibigan. Ay, basa tayo ng comments, mga kaibigan. Okay, SPMC lang po ang capable hospital sa buong Mindanao kasi taga-Mindanao po ako. O, see? Meron tayong testimonial from a Mindanaoan. So, SPMC lang talaga ang capable. Kaya mas malaki ang budget. So, imagine mga kaibigan, kung meron kang napakalaking populasyon at isa lang ang hospital mo, di ba? Kawawa naman. Kawawa naman ang Mindanao, mga kaibigan. Pilipinas tayo, hindi tayo tinawag na Luzon. Okay. Di ba? May titignan lang ako, mga kaibigan. Ha? Kasi may gusto kong mga i-check na numero eh. O, mga kaibigan, ang population daw ng tao sa Mindanao as of 2018 ay 25,537,691. Population niya ng Mindanao, mga kaibigan. Tapos iisa lang ang pinakamalaking ospital? Bakit ngayon, unang-una, bakit ngayon lang napansin yan? Unang-una. Pangalawa, kung questionin nyo pa yung budget, eh nag-iisa lang siya to service 25 million, 26 million.
anong kabobohan to, Rappler? Lilabelan niyo ng favoritism? Drilon, sasabihan mo na mayroong favoritism? E teka lang, Drilon, baka nakakalimutan mo, Rappler, baka nakakalimutan niyo. Naalala niyo to? Iloilo Convention Center, Drilon, Rappler. Pinagtanggol pa ni Rappler si Drilon dito eh. Pakita ko sa inyo ha. Wait lang. Yan. Pinagtanggol pa ni Rappler si Drilon dyan eh. Baka nakakalimutan nila yan. O, 2014 to. Baka nakakalimutan nila yan. Na ang sinabi ng Rappler dito, kumita daw ng 521 million ang Pilipinas, ang Philippine government noong 2014 dahil sa Iloilo International Convention Center. Okay? Yun ang sinasabi dyan ni Drilon. Pero mga kaibigan, ang pinaka nirerespeto ang senador at ang the president that we never had, si Miriam Defensor Santiago, gusto niyang ipa-imbestiga yan. Gusto na niya ipa-imbestiga yan dati pa. O, September to 2014. Bakit? Kasi, Iloilo Convention Center ay nanggaling sa $200 million allocation sa PIDAF. Okay? So, dahil unaccounted, 200 million unaccounted. Okay, unaccounted. Unaccounted siya. Ang contractor na si Hilmark ay siya rin daw ang contractor sa Makati, alleged overpriced Makati City Building Hall 2, yung parking na sobrang mahal. Which is currently under investigation by the Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Itanong mo kay Mejorada. O nga, mas alam ni Mejorada yan kaysa sa akin. Pero, mga kaibigan, hindi ko ba? Galit na galit sila sa Mindanao. Dahil mga kaibigan, nabigyan siya ng 326 million ang nabigay sa kanila. Okay? Pero, pagdating dito sa DAP, na 200 million, tama pala si Nick kagabi, no? 200, not si Team Philippines or si Nick, na 200 million ang allocation sa mga senador, 50 million sa mga congressmen. Okay, so 200 million allocation ng PIDAF noong 2012, napunta yun sa Iloilo Convention Center. Dito po kasi umiikot yung posibleng corruption. Itong 200 million na yan. Diyan po umiikot yun, yung posibleng nakaw na ginawa ni current president, minority leader. Senate minority leader na si Franklin Drilon. Through sa pamamagitan ni Hilmark. Ay. Pero wala silang palag dyan. Kerry, nakalimutan na natin yan. 2014 na yan, kalimutan na natin. Ay, hindi natin pwedeng kalimutan kasi itong sa 326 million na Southern Philippines Medical Center, galit na galit kayo. Pero sa 521 million ng ICC, wala kayong palag. Talaga, Rappler. Pinagtanggol nyo pa. Napakahusay nyo. Ano pa po ba ang naging problema dyan, mga ibigan? Si Mega World po. Okay? Ayan, the saga of Drilon's Iloilo Convention Center. Ito po kasing 520 million na to, mga ibigan, ay donated ng Mega World. Okay? Ang base po dito sa article ng Manila Times, ang Iloilo Convention Center ay nasa gitna ng dalawang hotel na pag-aari ni Mega World. Okay? Itong si Mega World, dinonate niya yan, yung value ng lupa. Dinonate niya yan. Okay, malalakihan ko para mabasa niyo. Ayan. Dinonate daw ng Mega World yan sa DOT, Department of Tourism. Okay? 1.7 hectares.
Okay? Prime property daw, sabi ni, parang ang nagbebenta nga nito, parang ang nag-ano nito si Senator Drilon eh. Okay, siya yung parang punong abala. Okay. The reality is, Megaworld needs 700 million convention center being paid with public funds more than the ICC needing the land donation for its site. So ano pong nangyari? Ang gusto po, ang pinapalabas po nito, mga kaibigan. Okay? Bababa ako dun sa pinakababa. Dun sa parte ng tax credit scam. Ayan. Dito, ang lumalabas, mga kaibigan. Yung 521 million na sinasabi ni Senator Drilon na dinonate ng Megaworld. Okay? Ay isang tax credit scam. Question mark. Okay? Baka ako yung isunod ni Drilon sa libel. Okay, yun ang sinasabi ng Megaworld dito. Ano ngayon nangyari dun sa 521 million? Hindi natin alam. Pero ito yung, so ibig sabihin, tax credit, ibig sabihin mga kaibigan, ibabawas to sa babayarang tax ni Megaworld. Okay? So ibig sabihin, nakatipid si Megaworld ng 521 million. Okay? Ang computation ni Drilon, kaya siya napunta sa 521 million ay 30,000 per square meter. E 17,371. So at 30,000 per square meter, mag-a-arrive ka raw sa 521 million. Okay. Pero mga kaibigan, binili to ni Megaworld. Okay, nawala yung aking notes. Ayan. Binili po ito ni Megaworld noong 2007 pa lamang. Okay? At 1,666 per square meter. Paid 1.2 billion lamang. Para sa buong area na yun, no? Yung Megaworld Industrial Park na yun. Okay, hence Megaworld made a donation of land valued at over 500 million. Then it will also receive a tax credit of the same amount of more than half a billion pesos. That would be a lot of money lost from government revenues. Ito po yung sinasabi ngayon ni ano ni Manila Times, no. Yung present value nung 2014 nitong lupa ng Megaworld na to ay hindi lalampas ng 100 million. Kahit i-donate mo siya. Kahit i-donate mo siya, mga kaibigan. Hindi lalampas ng 100 million. So, saan nakuha ni Drilon yung 421 million na excess? Anong nangyari dun? Kasi, mga kaibigan, tandaan po natin, ang tax break o ang tax credit ay nakukuha natin after ng fiscal year. Pagkatapos po ng fiscal year, no, pag nakabayad ka na ng tax. So, ibig sabihin, may savings ka na 521 million. Anong nangyari dun sa 521 million na natipid ng Megaworld? Hindi natin alam. Anong nangyari dun sa usapan nila ng Hillmark Construction? Hindi rin natin alam. Pero, kaya siya gustong paimbestigahan ni Madam Miriam. The late, great Miriam Defensor Santiago. Kasi hindi po natin alam kung anong nangyari. Hindi natin alam kung anong nangyari. Okay, basa po tayo ng savings. Basa tayo ng comments, mga kaibigan. Kasi ang dami niyong comments dito eh. So, yung mga kaibigan, no, yun ang ano, yung problema sa ating media ngayon. Yun ang problema sa ating media ngayon, mga kaibigan. No, tulad ng ginawa nito ni ABS-CBN. Nabalik ko lang. Okay, puro ano, sensationalism ang ginagawa. Walang ginagawang totoong balita. Ayan, no? Puro sensationalism. Kundi sensationalism, puro paninira. Ayan, yan ang ginagawa nila ngayon. Kaya, mga kaibigan, no? Kaya minsan ginagawa na pinag-uusapan natin itong mga binabalita ni ABS tsaka ni Rappler, no? Para, pag may nakausap kayo, mga kaibigan, na naniniwala sa mga sinasabi nilang dalawa, kaya nating sagutin yung mga sinasabi nila. Kaya nating sagutin yung mga patutsada nitong ABS-CBN at nitong si Rappler. Kasi mga kaibigan, no, pag hindi po tayo handa sa kanila, kaya po nila tayo binabansagan na ano eh, na walang alam. Pero to the contrary, mas marami pa tayong alam kaysa sa kanila. Tinatawag na tayong bulag, pero ang totoo, mas bulag sila kaysa sa atin. Kasi mas maraming kalokohan ang ginagawa ng partido nila, pero hindi sila nagbabago ng kanilang mga pananaw sa buhay.
But anyway, mga kaibigan, no, marami pong salamat sa pag-join po sa ating live tonight. I'll dedicate the last, siguro mga 5 minutes pa. 5 minutes para sa mga pa-shoutout to. Mga kaibigan, sige po. Shoutout na tayo, mga kaibigan. Mga kaibigan, marami pong salamat for joining us sa live po natin today. Okay, huwag po natin kakalimutan, mga kaibigan, ang ating pong bagong hashtag, hashtag wag inotil. At of course, mga kaibigan ating OFWs, God bless po sa inyo. Laban po lang tayo para sa ating mga pamilya, sa mga ating pong mga kaibigan sa Pilipinas. It's 11:27, pahinga na po tayo para makapag-recharge tayo para sa trabaho natin bukas. Mga kaibigan, huwag pong pakalimutan, laging gamitin ang ating may sentido common. God bless you. I'll see you tomorrow at 10 p.m. with a new and hot topic. Okay? Para po sa ating lahat. Para tayo po lahat ay matuto sa mga nangyayari sa ating current events. Maraming po salamat. God bless you. And I'll see you tomorrow on our next YouTube broadcast. Bye everyone. See you tomorrow.